Limang malupit, kakilakilabot, kahindik-hindik at pangkaraniwan na execution methods noong medieval ages. Sa medieval England, ang isa sa pinakamataas na uri ng krimen ay ang pagtataksil o treason. Paparusahan ng mga kriminal sa pamamagitan ng pagbitay, paghila at pagquarter. Karaniwan, ang paghila ay nangangahulugan lamang na ang kriminal ay hinihila ng isang kabayo patungo sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, kung minsan ang salitang ito ay may mas nakakatakot na kahulugan kapag tinutukoy nito ang paglabas ng bituka ng tao mula sa kanyang katawan. Tukol sa pagbibitay, ang hakbang na ito ay malinaw. Sa maraming pagkakataon, ang biktima ay hindi pinapatay mula sa mismong pagbibitay. Sa halip, bibitayin ng mga berdugo ang biktima hanggang siya ay malapit ng mamatay at pagkatapos ay pakakawalan siya para mabuhay para sa tunay na parusa, ang quartering. Na kung saan ang kriminal ay hinahati sa apat na bahagi ang katawan. Ang death by elephant ay isa sa mga pinakabrutal na pamamaraan ng pagpaparusa noong medieval era. Ito ay kilala sa tawag na gunggaraw sa India. Sunod sa pamantayan noong Middle Ages, ang medieval execution method na ito ay nakarating sa kanluraning bahagi ng mundo at bumaba ang katanyagan nito noong ika-19 na siglo. Ang death by elephant ay karaniwang ibinababa sa mga kaaway na sundalo o sibilyan na gumawa ng krimen tulad ng tax evasion at pagnanakaw. Pinaparusahan ang mga gumawa ng krimen sa pamamagitan ng malupit na pwersa ng isang elepante upang durugin ang biktima. Kadalasan sa pamamagitan ng pagtapak sa kanilang ulo o tiyan gamit ang isang paa ng elepante. Ang medieval execution ng Viking ay nasa ibang level. Ang paa at kamay ng biktima ay nakatali upang hindi siya makagalaw. Pagkatapos ay sasaksakin ng berdugo ang biktima sa tailbone pataas patungo sa kanyang rib cage. Ang bawat ribs ay maingat na pinaghihiwalay mula sa gulugod gamit ang isang palakol. Ang pagpapakulo sa isang tao hanggang sa mamatay ay tunay na isa sa pinakamasaklap at masakit na uri ng parusa. Ang mga tao sa parusang ito ay inilalagay sa isang malaking lalagyan ng pinakulong likido na maaaring tubig, langis, wax, o kahit na natunaw na tingga, at pagkatapos sila ay niluluto. Ang pakiramdam ng pinakuloang buhay ay talagang nakakakilabot. Ang pamamaraan na ito ay pwede pang maging mas masahol kung ang tubig ay hindi pa mainit sa oras na ang tao ay nilubog dito. Kadalasan, ang mga paa at kamay at extremities ang unang nasusunog. Pagkatapos magsimulang maluto ang outer layer ng tao, yung kanilang balat at laman, kasunod nito ay ang kanilang internal organs. Ang impalement o pagpapayubay ay maaari nating maihambing sa ginagawa ng mga tao sa lechon. Kung Pinoy ka, paniguradong alam mo yan. Ang impalement ay isang nakakatakot at matagal na paghihirap na nangunguna sa hindi maiiwasang kamatayan. Ayon sa tradisyon, ang isang stake ay bahagyang patatalasin at pagkatapos ay itatanim sa lupa na ang dulo ay nakaharap pa itaas. Ang biktima ay ilalagay sa ibabaw ng spike, itutuhog ang mga lalaki sa rectum o tumbong, at sa ari naman kung sila ay babae. Ang semi-greased steak ay pwersahang itinatago sa loob ng biktima hanggang sa tuluyang mamatay ito. At ang steak ay madalas na lumalabas malapit sa kanilang leeg, lalamunan o balikat.
Ang ilan sa mga steak ay sadyang mapurol upang pahabain ang paghihirap ng biktima.